pinakamaraming congressman na sa bagay sa Senado, ang salat, alam mo, salat sa karunungan at katalinuhan yung karamihan sa mga nakaupo sa kanila. Pasintabi na lang. Oh, and doon naman sa Kongreso, hindi salat. Sobra-sobra naman ang kanilang kayabangan, karangyaan at katakawan. Daig pa ng mga to yung buhaya, Pamela. Kasi ang buhaya, pag nabusog, nagpapahinga. Ito walang pahinga sa pagnanako ng kaban ng bayan. Yan ho ang papanoorin natin dito sa video na to. Pinapanood ho natin kaninang umaga yan bago ho tayo umalis. Kaso di ho natin nagawa ng reaction video yung mga malulupit na punto de vista ni Madam Pamela at nitong si Sir Marlon dyan sa kanilang live kaninang umaga. Dito sa video na to, pasadaan din ho natin na mabilisan ang hidwaan sa loob ng Liberal Party. Ito ho kasing si Risa Hontiveros at si Laila De Lima. Pasimple pa. Aminin nyo na kasi na merong napakalaking hidwaan. Ha? Merong napakalaking lamat dyan na sa samahan ng Liberal Party ngayong mga panahon na to. Sa mga pagtitipon ho na ginaganap ng Liberal Party, hindi ho nila kasama ang isa sa pinaka naging mataas na leader at aktibo sa politika ngayong mga panahon na to sa mga nakalipas na panahon, si Lenny Robredo. Hindi ho nila yung kasama. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala na hong tatakbuhin kung anumang pwesto sa pamahalaan. Pero kada pagtitipon ng PDP laban, nandiyan ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katakataka lang, no? Kahit ayaw nating mag-intriga dito na talagang merong galit ha dito sa mga ilang membro ng Liberal Party. At makikita ho natin, pag-uusapan ho natin iyang mga punto de vista, si dating Senador Laila De Lima. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dito sa PH Update. At sa mga gustong sumali sa ating community, para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, i-click nyo lang ho yung join button sa baba. Ayun na nga mga kababayan, ano ho ba ang banat nitong si Laila De Lima dito? Biglang naging relevant na naman itong si Laila De Lima. Parang kailan lang nakakulong yung alin na yan. Ito mga kababayan, there is no such party position, inclination, or plan to align itself with the Marcos administration. We are an independent opposition party and thus we engage in political discourse based on issue. Loko-loko. Tinoloko nyo na naman sa bayan ng Pilipino. Anong tawag nyo sa sarili nyo? We are independent opposition party. Paano kayo naging independent? Paano kayo naging independent opposition party? Sige nga, kailan nyo ho pa narinig itong mga tao na to na nag-ingay sa presyo ng napakamahal na bigas, gasolina, napakaraming nagugutom, kawalan ng trabaho. Nasaan ho ang Liberal Party, Aber? Hindi, nakakaloko ho kasi pagka nagbibitaw ng mga ganyang klaseng salita. Ang sabihin mo, Laila De Lima, nagpapasalamat ka kay Marcos dahil pinakawalan ka niya. Galing ni Marcos, no? Talagang winasak. Pati kalaban nila, winasak nila. Pagka pinakawalan ko itong si Laila, hindi na ako mababanatan ng Liberal Party. Pag nagkataon, mag-aaway-aaway yan sa loob ng Liberal Party. At yun nga ho nangyari. At yun nga ang nasasaksihan natin ngayong mga panahon na to. Diba? Itong si Lenny Robredo ginamit ng Liberal Party. Ito na mga si BP Sara ginamit ni Marcos Jr. Parehas ho talaga silang kapalaran. Ang kaibahan lang ho, may utak itong si BP Sara at ewan ho natin kung anong meron itong si Lenny Robredo. Ito pa ho, dagdag nitong si Laila De Lima. Hindi kami pumapanig sa BBM administration because there are still issue that we hold them to account. As of now, the Liberal Party leadership is not inclined to do that. Madam Laila De Lima, ha, kung ano kayo, kung hindi kayo pumapanig ha, dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr., bakit ho yung isa sa mga yung naka-blue na hinahawakan nyo ng kamay. Alam nyo ho ba sinong pinagtanggol niyan sa korte noong nalagay sa alanganin yung isang anak ng isang sikat na politiko? Kilala nyo ho ba kung sinong pinagtanggol niyan? Kung di ho tayo nagkakamali, correct me if I'm wrong, noon hong nahuli yung anak ni Boying Ray Mulya, yaang si, nakalimutan natin, dating congressman ho yan.
Dating congressman ho yan, siya ho ang naging abogado ng anak nitong si Boying Remulla. At yung si Leila de Lima, dito sa administrasyon ni Marcos Jr., doon ho siya nakalaya. At ito naman hong si Risa Hontiveros, meron din hong dealings yung mga malalapit sa kanyang pamilya dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Kaya tigil-tigilan nyo kami pagka sinasabi nyo na hindi kayo nagsaside dito sa ang Liberal Party, hindi kayo nagsaside sa Marcos administration. Nauna nang nagalit itong si Lenny Robredo dyan sa kalukohan ng partido nyo na yan. Inintrohan ho yan nitong si ano, nitong si ang pangalan ito? Nitong si Risa Hontiveros, no, noong nakikita na ho natin na medyo nakakasama niya na itong si Yeda Romualdez, yung kanyang naratibo diyan sa House of, diyan sa Senado talagang pumapanig na sa administrasyon, kaya yung Liberal Party ho na yan, wala na hong pagkakaiba yan diyan sa partido nitong si Marcos Jr. Kulang na nga lang ho yung kanilang memorandum of agreement sa susunod na election. Pero ang suma ho dito, ang Liberal Party, hindi ho yan opposition party ngayong mga panahon na to. Sila ho administration. Narinig niyo ho ba silang inoppose ba nila yung mga pulisiya nitong administrasyon na to na kung saan nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino? Nasaan ho itong Liberal Party na to noong talagang nakikipaglaban tayo diyan sa issue ng charter change, di ba? Unless na lang kung gusto nyong baguhin yung ligasya ng inyong santo na si Cory Aquino, talagang di nyo kaya okay lang sa inyo na magdire-diretso yung charter change, yung people's initiative. Narinig nyo ho bang nagsalita ang Liberal Party noong mga panahon na yun? Sino ba mga nagsasalita at inaalmahan niya ang peking initiative na yan? Yung hakbang na maisog, PDP laban, yung mga leader na kilala natin kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang opposition dito, tayo, hindi sila. Huwag ko kayo masyadong ambisyoso. Ayun na nga mga kababayan, dumako naman ho tayo dito sa ano? Dito sa banat nitong si Mayor Baste Duterte doon sa nagdaang PDP Laban General Assembly. Ito, pakinggan ho natin to. Marami hong banat dito itong si Mayor Pulong at soon to be Senator Paulo Duterte. Kung gusto talaga natin na may tunay na pagbabago, kailangan ang paninindigan ng tao, ng isang individual. Mr. Vice Chairman, at this juncture, may we ask Mayor Sebastian Baste Duterte to deliver his opening remarks. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Davao City. Welcome. So, unang-una sa lahat, salamat masyado kasi tinatanggap niyo ako as Executive Vice President of PDP Laban. I am very grateful and very honored. And I gladly accept this position. Gusto ko lang din malaman nyo na kung bakit ako sumali sa partido natin. Kasi unang-una sa lahat, baka kailangan yung matanda, kaya puro bata yung nakikita ko dito. Oh. Pero nung narinig ko nagsialisan yung mga membro ng PDP Laban, inisip ko, I thought to myself, then this must be a good opportunity para sumali because it has been filtered. So yung mga natitira dito ngayon, yun yung may mga bayag. Itong pagka nakikita ko tong si ano, ito. Hindi, iba yung aura nitong si ano, itong si Mayor Baste Duterte. Yung kay Tatay Digong, yung atake niya pagka may speech, oo, merong galit, pero pagka susundot ang kamo niya, muna niya na nakakatawa. Pero itong si Mayor Baste, aura pa lang ho niya, yung presensya pa lang niya, talagang pambirada na iga nga. Ayos, ayos. Kasi,
kung gusto talaga natin na may tunay na pagbabago, kailangan ang paninindigan ng tao, ng isang individual. So, nasubukan yung partido, yung mga gustong i-preserve o gustong mag-survive ng politika nila, wala na. May nga nandito, gusto ko sumali sa inyo kung kayo ay naniniwala pa rin na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at least alam ko yung mga kasama ko handang magpakamatay para sa bansa nila. Yun lang ang kailangan ko. Kahit konti na lang tayo, basta alam ko lang yung kasama ko, yun din yung nasa puso at isipan. Wala akong problema dyan. Ubanta mga matay tanan kung patyon da nila, pero usara ang nas tong kasagasing ugunahuna ang atong nasod, ang mahal nating Pilipinas. Hindi ko na ipataasin pa kasi marami pa tayong item sa agenda. Again, welcome, and again, I'm very thankful for having me as your Executive Vice President. Thank you and good evening. Ay na nga mga kababayan, dumako naman ho tayo ngayon dito sa third floor studio, dito kay Ma'am Pamela, dito kay Sir Marlon. Sabi ni Joey, pag bobo dapat mabait, pag mayabang dapat magaling. Huwag pagsabayin ang mayabang na bobo. Yun, ayun, Marlon. Siyensya. Na alam mo bakit nasabi nating mga mangmang yung nasa Kongreso? Aba, hindi nila alam yung mga rules mismo sa kanilang institusyon na kinakailangan pa ang isang Vice President Sara Duterte na isang abogado ang nag-remind sa kanila na malaki pinagkakaiba ng resource person sa witness. Hmm. Alam mo, ano kinakatakutan na nila ngayon yan? Correct. Yung president na nangyari yun. Dahil ngayon, alam mo na ang karapatan mo bilang resource person at lalong-lalong alam mo na ang karapatan mo bilang isang witness. So, sa ginawa ni VP Sara na yun, na-realize ng marami kung ano kamali ang ginawa nila sa isang former PDEA agent, Jonathan Morales. Na resource person na nagkwekwento ng sarili niyang eksperyensa tungkol dun sa kaganapan na di umano ang isang then politician, Marcos Jr., was involved supposedly sa isang bypass operation na gagawin nila. Dahil na-subject siya ng bypass operation. Siya. At yung mismong unit na yon. Yes. Yan yung mga issue na yan. Sa totoo lang, dapat yung mga nangyari sa mga nakalipas dyan sa issue ng PDEA leaks na yan, ano yung nahong natin, kalimutan nahong muna natin. Kung ano nga ba yung mga nasiwalat nitong si Agent Morales, no? Ang nasiwalat ho doon, kung ano ba yung mga totoong nailatag nitong si Agent Morales doon. PDEA agent siya. Meron silang trabaho na kung saan lumutang ang pangalan nitong si Marcos Jr. At yung mga individual na kasama nitong si Marcos Jr. ay kilala dyan sa particular na industriya na yan na talagang gumagamit at kamakailan lang ho nabalitaan natin ni talagang umattitude itong itong artista na to. Kaya naman na yung mga siniwala at dinatag nitong si Agent Morales na yan, sa tingin ho natin sa lalong madaling panahon, no? Kasi hindi ho natin talaga mapilit itong administrasyon na to. Talagang ayaw ho nilang ibigay ang panawagan ng sambayan ng Pilipino na magpapulburuntes. Meron na hong lumabas na video, meron na hong lumabas na dating PDEA agent, at napakarami na hong mga corroborating statement kagaya nitong kay Senator Nikki Cusiteng, na kung saan sinabi niya kung ano yung mga ginagawa nitong mga kaibigan ni Marcos Jr. at mismong siya, no? Kaya dapat ho talaga magkaisa sa sambayan ng Pilipino para manawagan na magpapulburuntes na itong si Marcos Jr. kasi matindi-tinding damage na ho ang naihatid
ng pamumuno nitong si Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino? Ay, nandun ginagawa yung pagpupulburon session nila. Yeah. Hindi lang yun pa. Pwede rin ilapit dito yung kaso rin ni Attorney Harry Roque. Yes. At ang masaklap. Isa pa yan. Isang resource person na binaboy rin nila. No? Masyado nilang sinira ang dignidad at napakasakit yung ginawa nila. Na ultimo, ang asawa ni dating spokesman Harry Roque ay pinatawag sa Kongreso para lamang pilitin itong ilabas ang salin ng kanyang asawa. Mali yun, Marlon. Mali, kasi halimbawa, ikaw, ikaw ang resource nila, ikaw naman ang may involvement sa isang kaso. Dahil hindi kita mahanap, dahil nagtago pa, ako na katuwang mo ang ipapatawag. Mali-mali yan. Alam mo ba, Marlon, naaalala mo ba yun? Sakit nun. Sakit nun sa pamilya, Roque. Naaalala mo ba ang isang chapter sa libro ng Kingmit? Kala ko sa ating mahulog, yung chapter ng... Sa libro ng Kingmaker, meron doon usapan between a man and a man na ang sinasabi, walang galawan ng asawa. Ako ang involved, ako lang. Pamilya ko, wag na wag niyong kakantiin. Tama. At diyan nasaktan una. Banggitin natin. Diyan unang nasaktan ang isang attorney Vic Rodriguez nang idamay ni Lisa Araneta Marcos ang kanyang pamilya. Kaya napilitan siyang magsalita at magbigay na ng direktang atake at disgusto at ibunyag ang lahat ng anomalya ng isang first lady ni Sara Neta Marcos. Isang political blogger at isang veteran journalist ang nagdamay sa pamilya o asawa ng Attorney Vic Rodriguez, then executive secretary. At naulit ang isang interview ng Lisa Marcos sa another, the same veteran journalist na binanggit na naman ang pangalan ng ang pamilya, yung parang enough is enough. I have to talk this time around. Tama. Diba? At patunay ito, Pam, kung gaano na sila ka-desperado, kung gaano na sila ka-frustrated para lamang sirain yung mga kalaban nila sa pwesto. At ganito rin sila ka-insecure dahil alam na alam nila na sobra pa rin pagpalo, paitaas ng popularity ratings ni Vice President Sara Duterte. Kaya lahat ng mga nasa tabi, nasa paligid ng pamilya Duterte ay pinipilayan. Bakit ba gusto nilang bumaba yung ratings ng isang bigisa? Kasi gusto nila hindi na maalis sila sa pwesto kahit tapos na ang termino ng isang Ferdinand Bongbong Marcos sa 2028 at sila pa rin ang magpapatuloy. At bilang patunay rito, gusto nila na pipilitin pa rin nila pang yung charter change. Kaya yung midterm elections, napaka-critical nito. Napaka-critical nito. Dahil alam na alam natin na ang charter change o people's initiative at pati yung impeachment case laban kay Vice President Sara ay isang numbers game. So numero ang mananaig dito at numero ang magpapasya kung magwawagi yung isinusulong nilang pag-alis sa pwesto kay Vice President Sara Duterte at yung sinusulong nilang pagbabago sa saligang batas. Question, Marlon. Do you honestly think na sa paraan mo na alam mo yung ano yung minamanipula mo ang sistema para manatili ka sa pwesto will actually make you stay in power without doing anything such as delivering your mandate to the Filipino people, such as doing more projects for the country or more opportunities, job opportunities na pang long term na merong yung goal nito yung progressive. Ano ang titignan ng mga tao sa'yo para sabihin, sana may continuity ng kanilang bagong Pilipinas. Do you honestly think that just to manipulate it will keep you in power? Stay in power? Ang ginagawa nga nila ngayon ay kabi-kabilang ayuda. Ang ginagawa nila ngayon ay sinusuruhula nila ang mga kababayan natin sa iba't ibang lugar, partikular na yung mga nasa probinsya, para lamang mapalabas na may ginagawa silang tama sa kasalukuyang pamalam. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon po, magtatatlong taon na ang Bongbong Marcos Jr. sa kanyang panunungkulan ay wala pa tayong nakikita improvement, pagbabago
at malalaking proyekto na dapat kapakinabangan ng sabayan ng Pilipinas. Di ba, tapos ang iniisipin nila, magpapirma lang ako ng People's Initiative, I will still become the president. Or the country's form of government will change. I will be the next for, you know, for Martin. At saka ang nakakainis, Pamela, bakit ito ang priority niyo? Bakit ang priority niyo ay ang issue ng confidential fund ni VP Sara Duterte? Bakit ang priority niyo ay ang tungkol sa POGO? At bakit pailalim pa rin ang pagtrabaho nyo para isulong ang charter change o ang People's Initiative, samantalang mas maraming prioridad ang dapat unahin ng kasalukuyang pamahalaan? At sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, ngayon na ang dapat pagdedeklara ng gera kontra corruption at katiwalian. Galing. Ang delivery niya. Ang galing. Napapanahon? Simple? Yung ewan ko man, yung parang you will see hope in him na bakit wala siya sa PDP naman? No? Pero, marami nagtatanong, bakit yun, wala siya sa PDP? And marami rin nagtatanong, bakit tatakbo ba raw talaga siya? Bakit wala siya sa lineup? Bakit wala siya sa Davao? Sana makapag-desisyon na siya. At hindi po kami ang para manguna sa pag-a-announce kung ano man ang desisyon. Ang tabay lang ho tayo kasi maging tayo dito sa PH update. Inihintay ho natin kung ano ang magiging desisyon itong si Attorney Vic Rodriguez. No? Kasi tayo din ho, sana pala rin. No? Mahirap ang laban pero siguro makakayanan ho natin pagka nagsama-sama tayo mga OFW, mga nasa social media. Pagka nagtulong-tulong ho siguro, baka mailusot ho natin, maigapang natin itong si Attorney Vic Rodriguez. Tandaan ho natin, hindi rin ho madali yung senatorial election. No? Kasi yung mga kalaban, may impluensya, merong makinarya, lahat ho meron sila. Trolls, meron ho silang pera, lahat as in name it, sa pagkapanahon ng kampanya na kailangan gamitin, meron ho sila. Tayo ang meron lang ho tayo yung lang talagang pagmamahali ka nga sa sambayan ng Pilipino, no, para kahit papaano maibsan yung kahirapan ng ating mga kababayan at makontra diyan sa Senado yung mga kalukuhang ginagawa ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Pagka nagkataon ho kasi magdedire-diretso yan. Magdedire-diretso ho yung mga kalukuhan na ginagawa at gusto mangyari sa mga susunod na panahon ng administrasyon. Pag nalukluko dyan, yung mga senator line-up ho nila ng Malacanang. Pagka nagkataon. Kaya wag ho natin ngayon mangyari yun. Pagtulong-tulungan ho natin kung sakaling magdeklara itong si Attorney Vic. Yeah. Kagaya nga na sinasabi namin sa aming mga post, privado o Senado, yung friends of Attorney Vic Rodriguez will still remain friends of Attorney Vic Rodriguez. Kung sumabak man, Marlon, lagi ito, siguro pwede natin share ito. Kung sumabak man, kasi napag-uusapan, hindi takot matalo ang mama. Kasi lahat ng sinasabi ng mga tao, kingmaker yan. He can make himself a king. King. Pero tinanong ko rin siya, isa rin sa kinukonsider niya talaga yung family. Hi ma'am, hello po. Salamat ulit sa choknat. Si Manong! Eh baka magpadala ulit. Baka sabihin. Joke po, biro. Nakalabudol eh. And syempre yung mga cute niyang mga anak. Talagang sobrang lapit nila sa isa't isa. At kitang-kita natin yung fatherly image niya. No? Ni Attorney Vic. Yung pag nadidelay yung flight, yung atat na gusto ng mga tapos pag nakalabas na ng airport, sakay agad sa sasakyan. Natutuwa akong marinig yung mga, I love you anak, yung mga ganun. I love you, ganun yun. Sana yung lahat ng pamilyang Pilipino, no, matitindi man problema natin dinaranas sa pat ganun din pati. No? Bago tayo pumunta sa main topic natin, Marlon, gusto ko lang i-end itong recap natin nung successful event yesterday. Na sinabi din ng isang Attorney Vic Rodriguez sa kanyang pahayag kahapon na kung tayo po ay kontento na sa ating natatanggap na ayuda,
kung tayo po ay kontento na napinapanood lang ang kasinungalingan ng isang Marcos Jr. dahil nga nagsinungaling ito sa 5,500 flood controls, eh sino ba naman ang isang maisog or grupo ng maisog ang para hindian kung saan para pigilan kung saan kayo kontento na. Pero yun po ay direktang message sa atin, mensahe, na nagsasabing huwag po tayong makontento sa ganito lang. Darating po ang midterm election, pili po tayo ng taong talagang naninindigan para sa future ng bawat isa. Hindi lang yung para sa kabataan, lalong-lalo na para sa kabataan, Mano. At para sa iyo, para sa akin, para sa magulang. Para sa lahat. Para sa lahat. And nakita na ho natin ang komposisyon ng kasalukuyang mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Hindi naman po sa pag-aano. Talagang ngayon ho ang pinakamaraming senador at pinakamaraming congressman na sa bagay sa Senado, ang salat, alam mo, salat sa karunungan at katalinuhan yung karamihan sa mga nakaupo sa kanila. Pasintabi na lang. Doon naman sa Kongreso, hindi salat. Sobra-sobra naman ang kanilang kayabangan, karangyaan at katakawan. Daig pa ng mga to yung buhaya, Pamela. Kasi ang buhaya, pag nabusog, nagpapahinga. Ito walang pahinga sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Sobra-sobra. Yung salat na sila sa karunungan, bukbukan pa ng mga yabang at kala mo, sila ang God's gift to legislation. Diba? Kala mo sila na. And kala mo sila na rin ano? Kala mo sila na rin ang justisya? Para kung magkapagpakulong ng kanilang mga resource person, masyado nyo nang binababoy ang institusyon. Kaya tayo po ay suportahan natin ang isang VP Sara na nagbigay paliwanag sa ating lahat na iiba ang karapatan ng isang resource speaker versus witnesses. So dapat ito ay maging president sa mga susunod pang mga hearing na magaganap dyan, be it at Congress or be it at Senate, Marlon, na dapat pupunta ka doon, alam mo ang iyong karapatan. No? And ito, ano na rin ito, pagpapakita na rin ito kung anong sistema ng pang-aabuso ang mangyayari sakaling maituloy nila yung plano nilang pagbabago ng saligang batas sa pamamagitan ng parliamentary forms of government. Kasi sa parliamentary forms of government, ang magdidesisyon doon, yung mga miyembro ng parliament, yung mga members of the parliament. At dito pa lang sa mababang kapulungan ng Kongreso, sila-sila mismo. Imagine niyo kung sila ngayon ang members of the parliament. Imagine at mo. Nakikinig sa dikta ng kanilang Panginoon na si Tambi. Di ba? Di ba? And siyang prime minister. Wala na. Ganitong-ganito ho ang magiging... Figurehead na lang ang presidente. Ganitong-ganito ho ang mangyayari sa Pilipinas, sa gobyerno kung manaik ang sinusulong nilang pagbabago sa saligang batas. Kaya mag-isip-isip po tayo, huwag po tayong makontento sa kung ano man ang sinusubo nila sa atin. And huwag po tayong nakaumang pa rin mo yan. Kasama pa rin yan sa kanilang plano. Ang plano nila, i-impeach ang VP Sara. Ang plano nila, ipakulong ang Tatay Digong. At ipakulong yung iba pang mga nasa paligid ng mga Duterte. Ayun na nga mga kababayan, dito na una ang tatapusin ng ating reaction video ko. Unay, dyan sa naging talakayan, kaninang umaga, itong si Sir Marlon at itong si Madam Pamela. Mag-ingat po kayo lahat, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Punta po kayo sa channel na para mapanood ang buong video na yan. Kung di nyo po napanood itong video na ito, i-click nyo lang. Maraming salamat po, Mahal na ng Pilipinas.